Upang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Live Cotabato, TV 11 Butuan. This is ABS-CBN Corporation Channel 2. In the service of the Filipino. Now signing off. Nakakalungkot para sa mga empleyado. Pero ABS-CBN is the largest entertainment and media conglomerate in terms of revenue, income, net income, assets, equity, market capitalization, and so on. So pinapakita lang dito na not everyone is above the law. They know na matagal na ngang expired ang kanilang franchise. It should not have been the case kung ginawa nila ang tama. Naging part ng buhay natin ang ABS-CBN, aminado tayo doon at nakagawa rin sila ng ambag para sa lipunan. But again, no one is above the law. Siguro, topic din ito para sa kanila and lesson learned. ABS-CBN, DZMM, MOR, at lahat po ng TV at radio stations nito sa buong Pilipinas ang pag-broadcast pagkatapos po ng aming programa. Ito po ay alinsunod sa kautusan nga ng pagpapatigil po ng operasyon mula sa NTC o National Telecommunications Commission. Number 1, ABS-CBN application for franchise renewal includes 6 more channels, ANC, SNA, Mix, and etc., which should have been applied as new separate franchises. Number 2, ABS-CBN used the airwaves for the said 6 channels without separate franchises. Number 3, ABS-CBN charged 2,500 pay-per-view for the Pacquiao Mayweather fight, to which NTC issued a cease and desist order. Despite the order, ABS-CBN proceed anyway. Number 4, ABS-CBN charged 30 pesos for KBO programs when the franchise airwaves is free to air. ABS-CBN did nothing for the period of 2015 to 2019 to fix the application. What was submitted in 2014 is the same as the one submitted at present. FIC tops stand on the issue, no franchise, no operation. FIC Top does not object the renewal of the original franchise. As per BIR, there are 4,500 employees only and not 11,000. They are given 10 days to fix the issue, and a lot of things can happen in 10 days. It is more than enough time for an honest man or network. Ang ABS-CBN ay naging parte nga ng ating buhay simula noon hanggang ngayon sa pagbabalita, sa mga drama at sa pagpapasaya. Totoong in the service of the Filipino. Pero sabi nga natin, the law may be harsh but it is the law. No one is above the law. May mga bagay na kailangan sumunod talaga tayo sa batas. Mga kapamilya kami, tayo ang ABS-CBN. In the service of the Filipino, saan man sila naroroon sa buong mundo. Ito po ang kwento ng ating ABS-CBN.